Hi, good day mga kabayan. Again, this is Pinoy Katari and for today's video, nandito tayo ngayon sa Rasen Adventure Shop. Maraming salamat nga pala kay Sir Calvin na nag-invite sa atin para i-bike check yung mga available nila ngayon for this year na 2021. So, ang nasa harap nyo ngayon is GT na Saskar Carbon 2021 model. Ito yung ipabike check natin. So, wag na natin patagalin pa kung bago ka lang sa channel ko. Huwag mong kalimutan na i-like ang video na to bilang suporta at mag-subscribe na lang din kayo sa YouTube channel natin na Pinoy Katari. Gumagawa tayo ng mga bike-related videos dito sa Doha, Qatar. So, umpisa na natin. Ang nasa harap nyo ngayon is GT Saskar na small ang frame at 29 ang wheel set. Ang kulay niya is metallic na green. Carbon yan na mga kabayan. So, kung naghahanap ka ng XC bike, tamang-tama itong MTB na to para sa'yo dahil napakagaan, napakasarap gamitin ito. Hindi ka mahihirapan sa mga terrain na dadaanan mo. So, let's go! So, ito yung frame niya para ma-appreciate niyo yung beauty niya. Lapitan natin, paikutan natin. Again, ang kulay niya is para siyang metallic na green. Yan. Napakaganda. Ito talaga pag si GT ang gumawa, diba? Ayun yung branding niya. Ito, GT. Ang model is Saskar. Ayan. Tapos, yung sukat niya, by the way, is small. Ayan. Frame size is small. Carbon, Lodi. Yung ano niya, head tube niya, is tapered, tapos sealed bearing na rin na FSA ang brand. Yan. Napakaganda. True axle na rin syempre. Harap at likod na frame. Tapos, meron siyang badge dito sa harap. Hindi na basta sticker. Katulad nung sa Avalanche, di ba? Sticker lang. Ito, katulad na siya nung GT sensor natin na badge na rin. Sa cockpit naman niya, makikita nyo na all terra yung ginamit na handlebar. 31mm ang sukat niyan. The same nung stem natin, medyo mahaba. I think nasa 100 to kasi syempre pang XC. 31 lang din yung diameter nung stem. Ang ginamit na handle grip is generic din ni GT na stock pero napakakapit, napakaganda ng rubber material. Ang brake set na nakakabit is SRAM na Level T. Yung isa nating ni-review, yung kinabit ko doon sa cross ko is level naman na TL, mas higher siya. Tapos ito syempre nakita niyo na naka-SRAM NX na rin siya. So hindi siya SX. So okay yan. Yan. Ngayon, pupunta tayo in detail sa later pagdating sa group set. Dito muna tayo ngayon sa pork. Ang pork is rackshack na Reba. Yan. Napakakapal, diba? I think nasa ano to? 34 or 35. Check natin later. May lockout. Yan. Hindi lang basta lockout. May remote siya. So, ito yung remote lockout niya. Ni rackshack. Yan. So, dalawa yung switch. And then, black ang stanchions, may indicator na rubber, tapos meron siyang sag rate dito. Napaka-importante yan pag nag-a-adjust ka ng sag. Check natin yung travel niya. Travel is 100mm lang kasi 4XC lang naman. Okay na okay na yan. Tapos, ang rebound adjuster niya nandito sa ilalim. Yan, syempre true axle. Yan. Tapos Alterra rin yung brand ng hubs. And then syempre SRAM yung brake set. Ang rotor niya is SRAM din. Na I think nasa 160 lang, medyo maliit. Ito yung ano niya. Yung caliper napakalaki. I think masyado itong mabigat. So atin yung TL natin is maliit lang. Yan. Ang tires na ginamit na partner ni Saskar is Vittoria Barso. Okay yan kumpara sa Maxxis, di ba? And then yung
sukat is 29 by 2.25. Yan. Meron din siyang naka-indicate dito na for XC and trailer. Yan. Ang rims is WTB. Usually, yan lang naman yung available sa market. Pero, napakagandang brand na yan. Punta tayo ngayon dito sa group set niya. Katulad ng nabanggit ko sa inyo kanina, ang nakakabit dito, the same ng in-upgrade natin kay Cross SRAM na NX. Yan. 32 teeth ang crankset. May BB. NX yung crank arm. Ito yung logo. Ito yung brand SRAM. Dub naman yung spindle niya. Siyempre, RD natin is 12-speed na SRAM NX. Kaya kung mapapansin niyo yung cassette, napaka-laki na 12-speed. Siyempre, bagong-bago po. Wala pang gasgas pag nagsiship. Yung tires and rims, the same lang din naman. Tubeless ready na yan. Yan. So, ano pa bang kulang natin? Kung gusto niyo makita yung pagka-smooth nung carbon niya, ito, nung frame. Yan. Meron siyang hole dito. Kasi diba, triple triangle yung design ni JT ngayon. Yan, nakasulat na pa. Triple triangle. Same nung Avalanche. So, ano pa bang kulang natin? Ah, yung seat post. Seat post niya. Dito muna tayo, seat post clamp. Wala pang dropper post. Naka seat post clamp na picks. Kailangan mong i-adjust ng Allen. Altera ang seat post na alloy. Fabric naman ang ginamit na saddle. Alam po ito yung fabric. Magandang brand to. So, ang presyo nito, mga kabayan, is check natin dito sa ano, tag niya. Presyo is 9,995 reals. So, I think mas mura ng konti kumpara sa Pilipinas. Comment nyo na lang down below kung magkano yung presyo dyan. So, yan yung itsura niya. May iba't ibang size. So, kung need nyo ng SAS car na 2021, punta na lang kayo dito. Hanapin nyo si Sir Calvin. Yan, yung itsura niya. Ganda ng kulay. Yan, carbon body, di ba? Galing talaga ni GT gumawa. Quality. So, yun lang mga kabayan. Again, maraming salamat sa panonood. At bilang suporta na lang, huwag nyo kalimutan na i-like ang video na to kung nagustuhan at nakatulong sa'yo. At mag-subscribe ka na lang din sa YouTube channel natin na Pinoy Katari. So, yun lang. God bless.